Magandang araw mga ka-YouTubers. Walang Ramos po ng Team Birds and Beans Cafe. Ngayong araw po ito, makakasama ko po yung tatlong anak ng kapatid ko na head chef ng Birds and Beans. Ito po si Jello, si Rain, saka si Robby. Si Jello po, saka si Rain, sila po yung tumatayong barista rin ng coffee shop pag wala po ako dito sa Birds and Beans. Saka tumutulong din po sila mag-serve during na operational pa itong Birds and Beans Cafe. Ngayon pong pandemic, kailangan pong tumulong natin yung mga anak natin maging productive sa bahay. Lalo po lang po silang ginagawa. Gagawa po tayo ng pizza roll. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit po tayo ng loaf bread. Tapos gagamit po tayo ng queso na gagawin po natin yung strip. Tapos meron din po tayong sliced ham, breading, bell pepper, itong beaten egg, saka itong pizza sauce. Tara po, umpisa na po natin iluto yung pizza roll. Guys, umpisa na po natin pagluluto ng pizza roll. Umpisa po ni Robby yung paggawa ng loaf bread. Tuturuan po niya kayo kung paano i-adaanin sa rolling pin yung pag-paplat ng loaf bread. Robby, pag wala silang rolling pin, ano pwede nilang gamitin? Pwede niyo po gamitin ang bote ng Coke. Yan po, dun sa mga wala pong available na rolling pin, pwede po kayong gumamit ng mga bottled soft drinks. Lalo yung mga 1.5. Yan po, ganyan lang po, ipa-platin lang po natin yung loaf bread. Any kind of loaf bread, pwede po natin gamitin. Yan. Yan, ito po, na gumawa po tayo ng mga sample. Bali, pinakita lang po namin sa inyo kung paano po i-plat yung loaf bread. Ngayon po, i-demonstrate po ni Ring kung paano po pag lalagay ng mga peeling sa loob ng loaf bread. Ayan, paano ba yan, Ring? Lalagyan mo na ng paste. Ayan. Sa pagawa po ng pizza sauce, pwede yun gumawa kung anong klaseng sauce ang gusto nyong gawin. Ito po, may mga ready-made ng pizza sauce na mabibili sa supermarket. Tapos magdagdag na laki ng mga spices. Ito po, napaka-simpleng i-prepare po. Kahit yung mga grade school, magagawa po nila na napaka-dali. At least, at early age, matuturuan natin yung mga anak natin na matuto gumawa ng yung mga gawain na pagluluto sa bahay. Yung pagtapos i-roll po, yan, i-dip po natin sa beaten egg. Yan, pag may okasyon po rito, yung mga anak po nung chef ko, sila po yung gumagawa niyan, yung pizza roll. Kasi napakadaling lutuin. Ayan po. So, ipapakita po sa inyo ni Robby kung paano po i-fry itong pizza roll. Ayan. Ito po, may naka-prepare na po kaming ready na ipa-fry. Ito po sila po yung magiging descendant ng Birds and Beans Cafe. At least, marunong na po sila. Naman na po sila doon sa mama nila sa pagluluto. Yan, medyo i-deep fry lang po natin para maganda po yung pagkaka-fry ng pizza roll. Yan, napakasimple lang po kahit po yung mga
anak yung nasa grade school, pwede niyo pong turuan gumawa ng pizza roll. Saka medyo reasonable po yung price niya, hindi po masyadong mahal. And after that, pwede na po natin i-serve yan. Ganyang kadali lang po i-prepare itong pizza roll. Yan, pag medyo medium brown na po, pwede na po natin i-transfer dito sa colander. Yan po. Yan, kayang-kayang inuto po ng mga anak nito itong simpleng recipe natin ngayong araw. At least nagkakaroon po ng bonding time yung pamilya, lalo ngayong panahon ng pandemic. Then after this, pwede na po natin siyang i-slice. O Robby, ikaw na. Kamusta ang Robby kung paano i-gamitin yung pag-i-slice itong pizza roll? Yan po, ini-slice lang ng maliliit. Yan, medyo ingat lang, medyo mainit pa po yung pizza roll natin. At least, nagkaroon po kayo ng idea kung paano po i-prepare itong pizza roll. Normally, itong pizza roll, sinester po nila sa mga children's party dahil gusto mo ng mga batang kainan. Ito po, luto na po yung mga pizza roll natin. Ayan, pwede na natin i-try. Ito po yung pizza roll ng Marikina City. Hanggang sa muli po, Roland Ramos. Kasama ko po yung mga pamangkin ko dito sa Marikina. Hopefully, magustuhan nyo ito pong napakasimpleng recipe natin ngayong araw na to. Salamat po. Hey, YouTubers, please subscribe.